Magandang araw. Ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Ang epektibong guro ay malikhain. Ang kanyang klase ay masigla, kawili-wili at laging may bagong gawain. Hindi lamang ang magpunla at magkintal ng impormasyon o prinsipyo at hangarin, kundi higit sa lahat, ang ninanais ay matulungan ang mag-aaral na mapabuti ang buhay. Ayon niya kay Richards noong 1992. Nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan, at sa loobin ng kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Ito ang batas ng edukasyon. Ayon naman niya kay Hendricks noong 1998. Motibasyon. Meron tayong dalawang uri ng motibasyon. Ang panlabas ng motivasyon o extrinsic motivation, under nito yung tinatawag nating integratibong motivasyon. Kapag sinabi nating integratibong motivasyon, ito yung pagkagusto na makahulubilo sa isang kultura ng mga tao na Pilipino ang sinasalita. Motivasyong instrumental ang pag-asam na makatuntong sa isang pamantasan o trabaho ng mas mataas ang pasahod dahil sa alam na wika. Motibasyong intrinsic naman o intrinsic motivation, ito yung likas na kagustuhan sa pagkatuto ng isang wika. Ang mga guro. Sinasabi na malaki ang pananagutan ng mga guro sa isang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto ng wika. Ang buong katauhan, saloobin, panlahat na kaalaman at estilo sa pagtuturo ay maaaring maging sandi ng pagkakaroon o pagkawala ng interes o kawilihan ng mga bata sa pag-aaral ng wika. May mga gampanin ng guro sa loob ng classroom. Una, pagbibigay ng impormasyon at paglalahad ng kaalaman. Pangalawa, paglalaan ng patnubay at tulong sa mga mag-aaral upang pagsanayan ang natamong kaalaman. Pangatlo, pagbibigay ng angkop na pagganyak sa pamamagitan ng paglalaan ng iba't iba at nakawiwiling gawain na magbibigay ng pagkakataon upang magamit ang wikang natutunan. Pansunod, binibigyan sigla ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga papuri. Halimbawa, magaling ang iyong sagot. Sige, ipagpatuloy mo. Ito'y nagbibigay ng lugod sa mga bata dahil kinikilala ang kanilang kakayahan sa klase. At palaging may ginagawang pagtataya at ebaluasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa klase. Mga tungkulin ng guro, pag-unawa sa mga katangian ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral naman, ito ang mga dapat na mga katangian, pandama. May motibasyon, nakikipagsapalaran sa paggamit ng wika, ginagamit ang wika. Meron din tayong iba't ibang estilo sa pagkatuto. Kaparaanan na masigit na gusto ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Meron kasi tayong iba't ibang uri ng mga mag-aaral. Ang tinatawag nating concrete, analytical, communicative, at authority-oriented. Multiple intelligences naman, ayon kay Howard Gardner, ang tao daw ay natututo sa iba't ibang paraan, sapagkat bawat isa ay may kakayahang natatangi sa iba. Si Howard Gardner ang naglista at nagbigay ng kahulugan sa pitong intelihensya sa kanyang librong Frames of Mind noong taong 1993 at dinagdagan ng dalawa, ang Intelligence Reframed noong 1999. Ito ang nilalaman, verbal linguistic, maayos na pagde-develop ng mga kasanayan, mathematical logical, kakayahang mag-isip ng conceptual at abstracto, musical, kakayahang lumikha at mapahalagahan ang ritmo, tono at taginting. Visual spatial, ito naman yung kapasidad na mag-isip sa pamamagitan ng imahe at larawan. Pangkatawan o kinesthetic, ang kakayahang magkontrol ng mga kilos ng katawan. Interpersonal naman ang kapasidad na matiyak at tumugod ng angkop sa asal, motivasyon at pagnanasa ng iba. Intrapersonal ang kapasidad na maging mulat sa sarili. Naturalist ang kakayahang makilala
at maisa kategorya ang mga bagay sa kalikasan. Existential ang may pandama at kapasidad na matalakay ang malalalim na tanong tungkol sa pag-iral ng tao. Iyon lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.